balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Sa balikang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, kupusit Vixi Cruz Angeles. Kaya in one breath, pag-apat lang tayo. Yes, yes. Kaya. Si Atty. Larry, hihinga na sa gitna. Call out muna natin bago tayo pumunta sa Samal Bridge. Okay. O yung national idea, magdi-December na. Sabi ni Presidente sa inyo, kailangan mayroon tayong X number of millions of national ID issued by December. Tumas na lang yan. Something like 60 million. Siguro mga 30. Maski na 30, baka wala nga eh. Kasi next year dapat 90 plus million eh. Ngayon, ang problem, ang maganda kasi dito, nakuha na yung karamihan dun sa mga yung basic data. Nakuha na. Ngayon, ang problema, how to translate that into a national ID? Yun. Mm-hmm. Yan ang problema dyan. Ito para lang, let it be known. Ako, meron na akong national ID. Ayan po. Oo. Ayan. Pero, lima kami nag-apply sa bahay. Ako lang ang nakakuha. Yan. Hindi ino-honor po. Yan. Kulang sa data. Pa rin? Pati yung hindi gumagana. Hindi ino-honor nino. Ng mga QR code. QR code. Ayaw i-recognize to sa mga... Walang security features na maganda po. Lisensya pa rin ginagamit ko. So, ako nagagamit ko lang yan. Kapag papasok ako sa exclusive subdivision, yan ang binibigay kong ID. Para, kasi pwedeng mawala. Maski mawala. Kahit na maiwan. Hindi yung tinatanggap. Hindi, malaking problema. Malaking problema natin yan. Mas gusto pa yung license. Lisensya. Kaya doon pa rin, yung mga SSS. Ano nangyari sa project na yan? Bakit nagkanda loko-loko? Kailangan balikan ulit yan. At sama ng, walang confidence ang taong bayan doon sa... Ito, completely biased opinion yung akin. Ano? Let me hear your bias. Hindi kasi, bakit sa Central Bank binigay? Yung capacity ng Central Bank, maliit lang. 12,000 nga lang yan daily originally eh. Okay. Kaya ngayon sinasabi nila it's more. In-outsource din na ngayon yan. Pwede hindi rin i-outsource sa NPO, National Printing Office, may capacity silang gumawa yan. And in fact, gumagawa ng national ng ID cards talaga ang NPO. Okay. At they could have done it at a large scale. Aside from NPO, may APO. Ah, wala. Hindi pwede yan. Ganun ba? Hindi pwede yan. Ay, bawal ba? Bawal yan. Uh-huh. Kasi in-outsource nga namin eh. All card nga. Na aming So, outsourced ba ng Central Bank yan? Yes po. So, ayun yung if i-outsource mo na rin lang, bakit hindi mo na in-explore yun? Bakit mo sa National Printing Office at saka ako? Pero biased ako. Kasi galing ako sa OPS, which has control over NPO and then supervision over APO. Okay, so, alam ko yung capabilities nila. So, sana you outsource, you explore first yung government capability bago kayo mag-outsource sa iba. Ito nga ho, kaya inaayos kayo niyan ng BBM administration. Kasi nga, nagkakagulo na nga. Sana lang, ibigay na rin nila lang yan sa DICT. Kasi, ang importante dyan pati, magkaroon ng dalawang klaseng ID. One is yung card. The other one is a digital ID na yung fully secured. Yung it goes with the privacy act. Oh, data privacy. Para magkaroon ng confidence dyan sa ID na yan. Hindi ka kailangan yun talaga. Otherwise, pupunain mo yung wallet mo ng ID. Totoo naman. Hindi kasi ang purpose ng national ID was to bring the informal sector into the banking sector right. May access. And remember, it's a right, ha? Yes. The right to financial services. So, ang financial services, banking kasama dyan. Yung kung merong government loans na available, pwede sila dyan. Yung national ID, ayuda! Yan, para maayos yung 4Ps natin and so on. Pati yung sa remember yung sa DSW na pagbibigay ng ayuda, a national ID would have helped po, nagka-problema make it more orderly. Ang dami niyan, ayuda, scholarship, lahat ng mga binibigay na medical assistance, etc. So, kailangan pagtuunan ng pansin. Pero, to be fair, nung start ng administration, kinausap ko si NEDASEC,
balisakan. Hmm. Tapos ina-update naman niya ako nung time na yon, every 2-3 weeks, how many na yung na-print out na national IDs. But I don't think it is, the problem is simply in the printing out. No. Kasi syempre, mag-gather ka pa ng information. Mm. Ngayon, ang daming nagtatanong, saan ba makakakuha nito? So yung basic information about where to get the national IDs, kulang pa din yung kanilang, kanilang, yung availability of that information. Pero it was devolved. So ngayon, magagamit kaya. I got this LGU eh. Oo nga. Oh yes. Lahat naman eh. Ako rin, LGU. Pero magagamit ba yan? Magagamit na ngayon yan, finally, halimbawa, sa 4Ps. Wala. Yung mga ayuda. Wala. Yung iyong health record. Wala. Eh, yan ang purpose niyan eh. Ano ba ang purpose niyan? Para meron ka lang masubmit doon sa gwardiya ng village. Yun, that will tie also. Ano laman lahat ng ID na yan? Nandiyan ba lahat? So kung meron kayong GSIS or SSS, PhilHealth, mga ganyan, pagbayad. Oh, police record, tax, lahat dyan. Isa na lang. Isang puntahan na lang. Nalagay na ba lahat dyan? Na-input na ba? Hindi po. Actually, wala. So what's the use? Identification pa lang. So in some instances, medyo questionable. Kasi nga, yung document lang na nire-require basic is the birth certificate. Birth certificate. Although it requires from the... statistics authority yung birth certificate. Dapat kukunan ka ng picture, meron kang ganun, etc. Tapos na i-historian. Biometrics. Biometrics. Yes, na-historian somehow, and then you have security for that purpose. Supposed to be. So, kailangan daw government issued valid ID. Yes. Mm-hmm. Pag sinubmit mo yan, hindi po valid ID po. Tapos plus so hihingin lisensya. Iniintay ko yung sagot dun sa mga hinanaing na hindi tinatanggap ng mga bangko yung national ID dahil daw walang signature. That defeats the entire purpose why we're having a national ID to begin with. Para pwedeng magbangko yung mga mahihirap. They will eventually be able to get loans, they'll have bank accounts, they'll have Yung card na yan, it's supposed to be a replication of what you have in the QR code. Oo nga. Nandun na lahat, pati yung signature mo. Wala nga eh. Wala. Dun yung digital ID na yan. Sino pumalpak dito? Yung contractor? Hindi. Yung design ng program? The way it was... I think the design itself. The way it was worked out, it was so segmentized na hindi nag-uusap yung mga working group. Okay. Yan ang nangyari dyan. Yung vendor at yung principal at yung... Lahat yan. Maski raw SM Payment Centers, ayaw tanggapin. Talagang ayaw tanggapin. Kasi ako sinubukan ko ilang beses na yan. Ayaw. Ha? Talaga. Hindi ka naman mukhang... Mas dinanggap pa yung senior citizen eh. Yes. Ayan, age of the guilt today. Nga lang pinagdudahan ako na... So, nakarating na ba yan sa NEDA? Low-key. They know. Perhaps they should do something about this. They know. There's been an uproar. Like I said, sa pamilya na ako lang nakakuha pumunta kami lahat. Mag-uusap dapat yung PSA, Philippine Statistics Authority, because they are the ones who secured all of the information under certain programs. Sa kanila yan, And then, the ICT for purposes of digitizing, etc. and everything else. And keeping the data. Delikado tayo kung kami-kanino lang yan mapunta. Alam mo ba na hanggang ngayon, we don't have a totoong national data center? Up to now. PSA, ikaw naman, PSA. Meron din sa immigrations nga, wala tayong database ng mga yung mismo government offices, pinagdududahan yung data na nasa PSA. Ano nga? Kasi nga, naging, kaya ang laki ng problema rin ni Secretary ni Ivan. Tama sinasabi ni Mr. Jaya Espanyar Aguilla. Kahit walang signature, basta may chip at secret features. Kaya nga, dito sa abroad ID namin ang picture mo. Yes, name, birthday, valid date lang ang nakalagay. Yes. ID numbers yan lang, pero paglagay nila sa machine, lumalabas na lahat. Yun na nga sinasabi ko, yung QR code, it should already contain everything. Hindi nga eh.
So ngayon kasi, to cope with the lack of printed na IDs, nag-i-issue sila ng parang QR code nga. So, at saka a number that will serve as your identification for now. Doon lalabas yung mga ano. This was the president's idea actually. Yes. So that we can maitatawid natin yung ano, yung period na piniprint pa yung national ID. Digital ID na nga eh. Yan na nga yun yung may problema. Yung QR code na ginagawa nila dyan sa PSA, away sila dyan. I should know because binabanggit sa akin ng mga tao eh. Na ito boss, hindi naman pwede ito. Tignan mo. Ibigyan ka ng QR code na kung ano, kung ikaw eh, baka mamaya. Yung sa tagal-tagal niyang project na yan, hindi pa natin naayos. Ilang, mahigit 10 years na yan. Yung National ID program na yan. Panahon pa ni Pinoy. Sabi ni RG Chell sa Facebook, baka gusto i-privatize. Okay. Pwede. Alay. Privatize na nga ho. Pero we cannot privatize yung keeping ng data. No, it has to be us. Otherwise, we will have big problems like what we are having problem right now with the license plate, license, driver's license, kasi at saka yung titling. Okay. Even the passport. Patay tayo dyan. Kasi even the passport. Under the program na ginawa dati yung BOO, you don't own the data. Hala. Eh pero yan, alam nga naman yung contractor niyan. Wala siyang hawak na data. Paano niya i-input? Meron. So ngayon, hawak niya pa rin yung data. Yes. Anong ginagawa niya doon? Dapat binabantayan. Hindi, tinitake over dapat yan ng ano. Ang dapat gawin lang ng contractor is the system, put it in place, but the data will remain with PSA. Yeah. Yan ang workout dyan. Ang problema nga, itong PSA, may working group doon. They want to come out, nagyayabang sila, na they are going to come out with their own app regarding the security, QR, etc. Sabi namin sa kanila, alam mo, sa Indonesia, they already took this not proven na ito. And Indonesia has 270 million people. Mm-hmm. Bakit nyo, ba't kayo gagawa na sarili ninyo? Reinventing the wheel. Tama. Hindi niya. Ay, nako. Ginawa na nga ng iba yan eh. Oo nga, ano gayahin nyo na lang. Gayahin nyo na lang. So, ang tanong dito, kumusta Land Bank? Bakit di nyo pa rin ino-honor yung National ID? Kumusta kayo dyan? National ID na yan eh. Verified na yung identity ng tao. Sa lahat nga, pati police clearance. Yan ang malaking ano, yan ang malaking issue natin dito. Yung pag-ano ng mga agencies, yung talking together, magkaayos. Hindi nag-uusap. May kanya-kanyang lakad. May kanya-kanyang ano sila. May kanya-kanyang racket. Lakad. Alam nyo, in order nga ng presidente, di ba, QR code and number na lang. Ay, nako. All the more, ano, Land Bank, ganyan na. Presidente na nagsabi niyan, hindi nyo sana, ba, kung meron ka national ID, halimbawa, may business ka na maliit na manukan, may national ID ka, pagpunta mo sa Land Bank, lahat ng data mo, nandun na. Ano pa ang kailangan nila? Ano pa mga requirement? So, ito di mas sinasabi niyo. Kailangan namin dalhin ninyo dito yung mga manok niyo. Makita namin. Totoo ba yan? At saka, i-prove niyo na pinanganak nga kayo. So, paano to kung Jonat? Para bang sa PSA, ulitan ang mangyayari. Meron na silang data eh. Meron na nga. Ang importante lang, how to transform this data into something. Let's say government agencies can access to verify, banks can access to verify in a secure manner. Hindi yung pwede kung sino-sino lang. Napapaniwalaan ka. Pag sinabi mong, ito, tignan mo, meron akong ano, dito sa code na ito. I am Jonathan De La Cruz. Tignan ko nga, kasi may future ka dyan. Makita mo ngayon. Ito. Mutra, hindi ka ano ah. Bakit mukha kang si ano? hindi ho. Dati yan. Kasi masusolve yan. Alam mo, dati may problema. Ba't kalmukha mo si... Meron ako dati. Robin Padilla. Nasolve na eh. Dati, nahihirapan ako lumabas ng bansa. May kapangalan ako na may resume. Ay, marami akong ganyan. Siya, ang tagal bago ko nalakad dyan. Daan pa ng immigration. Then, NDI, yung case, sinundan ko sa Manila City Hall. Mabuti na lang mga kakilala ko. Hindi ko kapangalan.
Oh, Jose ang pangalan nata. Pero ang tagal itong solo. Jose, hindi Joel. Hindi. Eh bakit ka binabara? Joel ka. Hindi, basta by some court. Somewhere, meron doon sa... Ako! Tapos tingin na sa records yung office, records. They needed an NBI clearance. It took me more than a month and a half. Before kasi, they come out. Ang daming kapangalan. Pati yung Rose Cruz pinatulan nila. Tapos may mga enterprising pa na mga mahista na judges na gusto magpakita ako doon para pakita ko na hindi ako yung akusado. Ganun. Na ang layo ng pangalan sa akin. Eh, sagot kami. Teka muna. Kayo yung dapat magpatunay na ako yan. Odi, eventually it all got sorted out because naman. The ganun ka yeah, that's the presumption, why is the burden on you? Why do I have to prove that it's not me? Ganun katindi yan. I got my clearance after a month and a half of hard work. Pinuntahan ko lahat ng mga ano, isipin mo ng mga judges last year. Isipin mo yung Rose at Brett, Rose Cruz, ha? Beatrice? Oh, meron na. Eh ako nga ka... Beatrice ka ba, Beatrix? Beatrix with an X. Pero lahat ng Beatrice, pinatulan din nila. Pati Beatrice. Vladimir Rose. At saka ako, Cruz Angeles, hyphenated ako. Yan ang ginagamit kong pangalan. So lahat dapat ng Cruz, lahat ng Angeles, dinamay nila. So can you imagine two common names nagkaano? I eventually got it, pero grabe, inikot ka talaga. Okay, maraming ganyan. Mabuti ba nga tayo? Nakaka-access tayo dito sa mga agencies eh. Yung mga wala. Hindi kasi sa akin, meanwhile, ang immigration, hugas kamay sila. Kami tagabantay lang kami sa ano. Sir, ano nyo muna? Ayusin nyo muna yan. Hindi. Kasama ko grupo, delegation, dito muna po kayo. Nag-aantay sila doon sa ano. Anyway. Appointments muna. Appointments. Nakakagulo daw, dito sa MIA. Yes, malaking gulo. Aba! Ano kasi, pakikwento. Merong nakaupo ngayon si Ching. Cesar Chong. Eh hindi pa daw lumalabas yung appointment ni Attorney Tugade na anak ni Art Tugade na dating DOTR. Ano ba first name nitong bata ni Tugade? Si J. Art. Kaya hold muna siya ng posisyon. Ang lumalabas kasi itong si Chong na ngayon ang head. Eh na-appoint na ni BBM nung August. Ibig sabihin, pinalitan niya na yung dati. So BBM appointee na siya. Biglang may lumabas ngayon. Another appointment. Okay. What is happening? Si Mr. Chok, ang dami nang ginagawa. Ito yung thing. Pag-aaralan mo muna yung sistema. BBM appointee na siya. BBM appointee na siya. Biglang mayroong bagong appointee ngayon. At parang nabigla lang siya, may tumawag, nagmi-meeting sila, hindi ka na... hindi ka na pwede bukas. May darating na bagong ano. At least hindi siya inoperate. Huwag kang kumain na sandwich ngayon. But the thing is... yung ganyan nandiyan dyan sa harapan mo, hindi sa'yo yan. Hindi, bakit nangyayari ang ganyan? Sabi nila noon, si Vic Rodriguez daw ang may kagagawan. Eh ngayon, wala na si Vic Rodriguez. Paano yan? Sino may kagagawan ngayon? Huwag kang gaganyan-ganyan tingin sa akin. Hindi ko alam. What? Ako na naman. Sabi ni Atty. Trix, buti hindi inops, hindi pa natin sigurado. Baka subsequent ops ang susunod dyan. Ang problema lang dyan eh, ayan na naman tayo, di ba? Hindi maganda rin para sa presidente ito yung team. Status quo daw sa... Manila International Airport Authority. Meaning yung kasalukuyan muna. Pwede ka lang kumain ng sandwich mo, boss. Pwede na. Yan. Pwede. So, nandun pa raw ho si Cesar Chong. Eh, paano yan? So, what will resolve this? Para sa akin, may conflict eh. Secretary. So, pinalitan na si Chong? Jimmy Bautista should be the one to clear this up now with Malacanang. Ganun marami. Boss, teka muna. Eh, magkakagulo tayo. Oh. Undas. Daming tao dito. Right. And I thought we're promoting tourism. Oo. Ano mangyayari? Ang head ng ating airport authority, nagkakagulo. Is that a good way to promote tourism? Kaya nga, Secretary Bautista, please... of the DOTR, kasi under DOTR ang... Kita mo, ngayon ang news, ang Clark Airport,
grabe, 500,000 na ang kanilang arrivals. Oo. Compared to last year, sobrang laki na ngayon. Congratulations. Na, well, maganda naman ang takbo. Hindi mo matakbo na maayos. We want more arrivals. That's part of our economic transfer. Ang ayaw natin mangyari ngayon, yung Clark International Airport naman, ay bago na pala. Ha? May bago na ring head. May bagong head na rin. Sagot tayo dyan. Patay tayo rito. Undas. Ang dami ngayon, ang gulo ngayon sa airport, siyempre, definite. A bit of background, si Mr. Chong, anong background niya? He's an airport, airline. Philippines Express. Dati. Philippine Airlines. Kasama ni Jimmy. Mr. Bautista. Secretary. Si Mr. Tugadi naman, si yung nakababata. DOTR. Dati yung tatay niya. Tatay. He's into this kind of thing also, logistics. Okay. But he's a lawyer. He's a lawyer. Okay. Hindi ko alam kung si Cesar Chong, he is a GM. Siya, manager. Kasi galing siya sa Air Philippines. Yung Philippine, yung Express. Yung budget nila. Ng Philippine Airlines. Magbabalik ang karambola ng oras natin, 9:33 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. may babatiin lang ako. Sino po? Pianista namin sa Tuesday Club dati, si Nonoy Fortaleza. Okay. Kasi happy birthday po. Pianista. Hindi ka namin binabate. Ibig sabihin na accompaniment. Accompaniment. Tsaka si... Masasubukan na naman ang boses ni Atty. Trix. Ako na naman ang nakita Nonoy, nyo. Tama-tama, magpapasko na. Maraming mga gig. Ayan. Alam niyo po ba si Atty. Nung nag-aaral siya, kumakanta yan para sideline. Wow. Anong mga genre? Iba-iba. That was long ago. Yung mga tipo cocktail lounge. Mga ganon. Crooner? Crooner ba? Hindi, iba yun. Siya po, pro. Pro. Tayo, provinciano. Hindi kami naniniwala. Siya pro singer. Tayo, pro... Sige, masasample lang. Puro kain tayo doon. Puro kain lang. Hindi kami lalayo doon. Ano yan? Ang dalawang natin dito, siya, si Trixie, at saka si Larry. Si Larry magaling. Si Larry. Ganun din. Nung nag-aaral siya, magigitara siya, kumakanta siya. Sideline din. Side hustle. Pero alam mo, Atty. Trixie, may nabanggit kanina off the air. I don't know. Okay, I'll take the liberty na isinasabi mo sa opisina ng presidente. Pag may mangyayari at mangyayari naman, lalo na in the early days. Meron lang isa doon. Executive secretary na sumasalo. Meron lang isa doon na hindi gawin ng trabaho. Tapos na yan. Nung panahon ni Cory, meron siya Joker Arroyo. Meron siyang core group na magaling. Catalino Macaraig. Magdangal Elma. Mga ganyan Meron siyang ganon na workout. Meron din naman ngayon doon, inaayos lang. Kasi pag walang ganon, pero hindi naman lahat ng papeles nasa Office of the President or Office of the Executive Secretary. Meron din mga opisina doon, dumadaan din yung papeles doon. Kagaya niyan, noong panahon ni Erap, ito yung core group. Ronnie Zamora. Eki Cardenas. Yes. Okay. Tapos sa kabila, PMS, Lenny De Jesus. Lenny De Jesus. What all these presidents also had was a bad guy. Yung pagka public opinion goes against the president, may tagasalo. So with Cory, it was Joker. And hindi natin napansin yon, basta si Joker, siya yung binabintang, rightly or wrongly, for whatever went wrong during the Kay BBM ba meron? Hindi ko alam. Dati si Vic. Dati. Nawala na ngayon. So sino na shock absorber niya? You need somebody. Ang lumalabas, si First Lady. Hindi.
Which is not good. Dapat hindi. Dapat hindi sa kanya. Because he's not part of the official family. Sinong tatayong shock absorber ngayon? Yan ang magkailangan mayroon doon. Si Secretary Bersamin. Hindi magsa-shock absorber yun. Somebody else should do that. Doon kapanahon ni President Duterte, si Bongo. Mm. Oh, yeah. Ang shock absorber. And he was pretty good at it, sa totoo lang. Si SBG ang shock absorber. Shock absorber noon. Mm. Ngayon, dito kay BBM, sino? Wala pang lumalantad eh. Yeah. I think na... Usually yan kasi, sa ibang bansa, ang shock absorber yung pre-secretary. Sa ibang bansa. Ganun dapat. In some cases. Nagsabi si Joanne Su, sabi, kay Pinoy si Edwin Lacierda at si Abby Valte. Pero nung panahon nun, mas nakakaasal nung dati nakikinig. Edwin Lacierda. Si Lacierda. Mas siya. Ang binabanggit mo, lab team yun. Lab team yun. Hindi siya kapsod. Hindi lab team ang kailangan. Kung naman. Hindi naman. Totoo ba yan? Baka marites lang yan. Sabi sa Facebook, hindi ba daw si Seclag D'Amelio? Hindi po. Hindi po. Napaka low profile. Wala kang maririnig din na masamang ugali, masamang balita sa kanya. He's siguro one of the nicest guys around. Hindi nga. Dahil sa absence ng gano'n. Speaking from personal knowledge. Laging diretso kay BBM. Siya ngayon nag-shock absorber. Halimbawa, yung sa DOH secretary. Bakit wala pang DOH secretary? Kasalanan ni BBM. Siya sumasagot. Nagsalita si OIC, DOH, Bergere. Hindi raw in-offer sa kanya yung top position. At saka kahit in-offer daw, ayaw niya. Mm-hmm. Ang shock absorber sa DOH, yung bata ni Joel. Sino? Garin. Hindi nga eh, siya nga bumabanat eh. Hindi nga. Hindi naman siya nag-a-absorb na siya. May ulterior motive. Siya ang source ng shock. Hindi siya absorber. Kailangan daw matapos muna yung COVID bago mag-appoint ng DOH secretary. Tapos na. Yan ang sinasabi. Kailan mo matatapos yung COVID? Hindi matatapos. Parang pneumonia yan. Parang flu. Palagi meron pa rin COVID. Endemic nga eh. It's here to stay. It's here to stay. You have to live with it. Paano magkakaroon ng DOH secretary? Pag ganun ang metric mo. Yan ang mangyayari. Kaya ano yan? Bakit issue yan? Ayaw magsalita lang dito. Kasi nagsalita nga si Garin. Ginawa niyang issue. Mm. Bakit wala pang DOH secretary? Ako. Mabuti na lang si Presidente, ikot ng ikot. Kagaya niyan yung pag-ano ng Davao City sa Malwi. Ayan. Pero bago tayo pumunta rin, yung kay Secretary Garin uli. Okay. Secretary, advice lang po. Kumuha kayo ng ibang magsasabi. Huwag kayo magsasabi ng according to me. I said, hindi pwede. Mayroon ka na. Parang si Lenny lang. Si Lenny yun. Oy, by the way. I quote myself. By the way. Doesn't work. Meron daw totoo ba to? Meron daw nasa YouTube. Na nagtuturo daw si ma'am. Sa Harvard. Nagtuturo. Makapili. Meron daw siyang class. Conducting a class. Meron daw. May video pa eh. Siguro on good, video, good siya governance and video. Disinformation. Mga ganon. Subtitle, believe it or not, ganon. Aray ko naman. Tinatanong ko. It was a legitimate question. Ano, replace, believe it or not? Bakit? Sabi eh. Yolanda Velasco. Yolanda Velasco Yoshida. Si Atty. Kidlat Gadon ang dapat sunod na secretary. Next year pa. Doesn't solve the problem. Well, may background sa hospital. Ano yan? Administration. Pwede siya sa DOH. Pwede. Anyway, you were mentioning... Para matigil yung racket. Yung sa ano...
Yung Samal Bridge. Samal Bridge. Oh. Samal Island, Davao City, mm-hmm, na inaugurate ni President Marcos. Oh, yeah. Nasa laman lang. $400 million po yan, oh, utang sa China. Oo. Oh. At ang gagawa, siyempre, eh Chinese company. Mm-hmm. Ang China Road and Bridge Corporation. Okay? Okay? Government-owned yan. 90% of the project funded by China. Mm-hmm. Inayos po ito nung panahon ni Procopio. Mm-hmm. Naku! Masama na kagad. Yung Samal Island is Davao. Ang haba po ng bridge na yan, eh almost 4 kilometers. Wow. Okay? Ang estimate daw nila eh by pag natapos 'yan, 25,000 vehicles a day. Mm-hmm. Ang i-serve. Okay. Yung Samal Island, halos ang size niya kasing kalahati ng Metro Manila. Okay. Malaki-laki. Malaki-laki, 'di ba? At ang gusto nila mangyari, makasama niya sa development ng Davao City. Mm. So kailangan yung bridge. Ang issue po dyan, maski noon pa, na ginanon lang nila Precopio, eh yung environmental impact nun tulay. Ang sabi po ng mga taga riyan, lalo na yung mga may-ari ng mga resorts, hindi sila against sa tulay. Gusto nila yung tulay. Mm. Kasi aangat nga naman ang economic activity. Mm. Para sa mga tourist resort at mga... Kasi kalahati ng Metro Manila, therefore, napakaganda island ka. Mm. Tourism destination and everything. You can do a Disneyland in the island. No, Disneyland na island ng team. O parang Jeju Island theme sa Korea. Theme park. Parang Jeju. Maraming possibility kapag mayroong bridge, di ba? Pero sinasabi nila, yung environmental impact, marami raw sisirain na coral. Yung lokasyon nung tulay ngayon. Bakit nun yung in-align? Bakit doon ang alignment? Yun ang tanong, yung alignment. Yun. Ang ngayon, hindi pa nasasagot yun. Yan po ang issue dyan sa Samal Island. Ah, hindi mo sinabi na, kayo naman nagre-reklamo, kayo, ipupunta nga ito sa, para ito yon farm to mansion road. Hindi. Farm to mansion. Ay, sus, hindi ka na. Hindi. This wala. Is bridge to mansion. Hindi. Davao City, papunta doon sa Sama. Yung alignment, hindi ganun, ha? Ang laki kasi ng, ang laki ng possibility ng island. Ang laki. Kalahati kasi ng Metro nandiyan dati, Manila. Nandiyan nga dati. 30,000 hectares. Nandiyan nga dati yung Ford Farm, eh. Pearl Farm. Diyan dati? Yes. Malaki yan. Malaking workout. Maganda talagang ecotourism na area. Eh, boss, kailangan ko naman. Yung bridge naman, laki mo naman. Alay mo, pupunta sa bahay ko. Hindi, Evo. Ano signal na we're sending our investors? Okay lang yung sirain nyo yung coral. Coral. Kasi progress naman yung tulay. Eh, Mali. Kung pwede naman gawa ng paraan eh. Alignment lang nga yan. Pwede ka naman mag-align chamber eh. Bakit nyo pa tinutok doon sa tinatawag na paradise coral? Bakit nyo pa doon tinutok? Hindi ba? Ano bang manamang ano nyo? Pwede iwasan yan. Kikita ba kayo? Di ba pwede iwasan? Yung mga mag-harvest. From a conservation standpoint, the road is not a good idea. Kasi sinisira mo ultimately yung destination mo. Number one. Number two, yung hindi siya ganun ka-accessible was a way of conserving the place. Mm. Para ano, nakokontrol mo yung number of people. May carrying capacity yan eh. Mm. So hindi mo gustong i-overload yung island kasi hindi mo kakayanin yung waste, water needs, and so on. Isla yan eh. Paano ka magdadala ng tubig dyan kung sakasakaling maubusan yung residents? Di wala na. Eh di pipe so from yung, the mainland. Dapat, before pa yung road, nagko-conduct ng study to determine carrying capacity. Kasi once nandyan na yung road, hindi mo na mapipigil yung number. Mahihirapan ka na mag-control ng number. Yung makokontrol mo pag barko. Hopefully, hindi kasama yan sa economic feasibility. Hopefully kasama. It should be. Hopefully kasama. Kasi economic feasibility lang na ginawa. Yung potential business that it will create. How many jobs, baka naman kasama siya. So one-sided. Baka naman kasama siya. Sana. Ang problema, yung tungkol... Hindi nga, yung capacity ng island, sa 28,000 a day, 27,000 a day, mm-hmm, is that within the capacity, the
carrying capacity ng island. I suppose mayroon silang studying ganun. Kasi ganito, doon sa Boracay, pinigil yung bridge project ng San Miguel. Mm. Pero dito sa Samal, in-approve. Mm. Ang ibig sabihin ba, no, kung sino yung proponent, kasama doon sa feasibility. Kasama sa feasibility. San Miguel niyan eh, reject. Baka economic feasibility. Eh, dito, tinulak ni Procopio. Uh-huh. Approve. Uh-huh. Ganon. Pero talagang behind this project, mm-hmm. eh si Senator Bongo. Mm-hmm. Noon siya talagang sa Samal mm-hmm. Island. No? Mm-hmm. Na itinulak pa nga sa Chinese government. Kasi 400 ang akin naman, parang ang hirap mag-comment kasi who is to argue with inter-island, you know, interconnection sana. Well, again, I'm no expert. Tama rin naman. Yun na nga. We have to think of the residents. Ano may madalas niyang binabanggit sa akin to. Totoo yan. Pero yung hindi mo pwede iwasan yung... Yun lang. Hindi mo pwede iwasan yung masisirang... Pwede. You know, isang coral, 100 years totoo yun. To recover. Unless nga, you are also harvesting the coral. Aray, oo naman, hindi na harvest yun. Hindi nga ginagalaw dapat yun. Huwag mo i-harvest. Eh baka naman wala nang coral to begin with. Merong overall. Ah, putya na. Baka nga wala naman coral na to begin with. May joint venture na naman. Ubus na. Okay. Na-harvest na. Pero may notice to proceed na to eh. NTP. Ako, ang presumption ko. Groundbreaking na presidente. Ang presumption ko dyan is everything has been conducted with regular at yes, tama yung yes. EEC. Mm. So, sana ganun. Kung merong mag-o-oppose sana with the... Hindi noon pa nag-o-oppose. Ah, matagal na ba? Na hindi pinansin. Matagal na nag-o-oppose yung sa Ateneo de Davao, yung mga scientists, environmental groups, nagsasalita sila. The Rodriguez family, na isang owner ng resort, na yung resort, sa gitna ng resort nila pupunta yung bridge. Yeah. Kaya sila nagtayo ng resort doon, dahil yung dagat doon, punong-puno na coral. Yeah. Nakarating na ako dyan, pare. Galit na galit ako, may nakita ako, may daladalang coral eh. Malaki. Na pinatuyo. Baka sinabihan si ano. Pero dumaan yung bridge doon sa ano, sa resort, sa nasa babaeng resort. Doon mismo bababa. Doon bababa. Doon sa yun ang resort. Yun ang landing noon. Landing point. Baka sinabihan si ano, Father Joel Tabora. Bakit ano ka ba? Siya ang presidente na Ateneo de Davao. Anong mo? Ano ka ba? Environmentalist ka ba? Ayun. Marunong ka ba ng mga ganito? Do you know what a coral is? Baka ginanon siya. Baka ginanon. Mm. Ikaw naman, boss. Sinasabi ko lang kasi punong-puno ito. This is hindi, na-quell yung ano, yung opposition to the design. Mm. Hindi ang opposition po, yung bridge. Yung design. Oh, wala silang problema ang opposition, sa bridge. Sa design ng bridge. Ba't yung nilagay hindi dito? Hindi ba pwedeng pagbigyan yun? Sa akin ha? Ang hirap kasi ng opposition kung kailan nag-groundbreaking na eh. Hindi, matagal na. No, I get it. Years ago, meron ang sinasabi, mali yung design. Kung si Procopio yung nag-ano eh. Reload eh. Mahirap pala mag-protesta nun. At that time, mahirap. Mahirap protestahin yung mga shock absorbers, no? Hindi nagsasabi, yung mag-harvest daw mismo ng corals, eh, taga-Samal Island. Uy! That's possible. Bakit hindi? Posible. Ang hirap ipulis eh. Si... Ang tanong dapat niya ngayon, after all of these things na nag-protesta Rodriguez at lahat, walaan, Rodriguez family at lahat, sa inyo po ba yung lupa na... So, ang mga sabi dito, kailangan yung tulay. In other words, ang reaction po sa atin, halimbawa, yun daw mga estudyante, lahat ng nakatira dyan, pumapasok sa Davao. Wala namang programa yun. It's not about the bridge. It's about the design. Design. Kailangan talaga yung bridge kung talaga tutuusin. Mm-hmm. Problema yun. Agree na lahat doon sa kailangan ng bridge. Ang pinag-uusapan, ano ba? Dahil ang coral kapag nasira, hindi na bumala. Wala na yan. Hindi nagre-regenerate yan. May reaction dito, tukol sa carrying capacity. Mm-hmm. Pwede daw i-control yan. Sige. Yung carrying capacity. Pagka may kalya na. Ano, dun through, sa... Through... toll gate siya. Toll, mga ganon. Well,
Sa toll ho, hindi kayo pwede maglagay ng limit. Okay. Hindi kayo pwede. It's ano not, sasabihin mo dun sa toll gate? Sorry po, naka-100 na kami. Tapos na kayo. Whereas kung sa barko, hindi nalalabas yung barko. Mm-mm. Well, yun nga lang yung ano. Tingnan natin. Baka naman, tignan natin, hanapin ko kung meron siyang ano, EEC. Dapat ACC, sorry. Kasi dapat pinapublish yung mga yan. Pinapost sa DNR. No, but if it's a government project, eh, madaling-madaling makakuha ng ECC. Yun po ang ECC, yung Environment Clearance Certificate. Ibig sabihin, napag-aralan na ang impact ng isang project sa environment. Especially projects like roads and bridges are considered environmentally critical projects. So, kailangan merong mga tinatawag tayong scoping mechanisms and all that. At hindi dapat lip service yan. Kailangan dinedetermine yung impact not just on the natural but also on the built environment and the human environment. Ano yung lip service? Dada lang? Ganon? Dada? No, yung mga ano. For the sake of having a consultation. Oh, yan, nag-consult kami. Parang yung MWSS. MWSS, may public hearing daw sa rate increase. Rate rebasing. Rate rebasing. Actually, nag-check ako. Gusto i-share ko siya. May site. It's 3 hours long. Nag-rate rebasing sila. Tapos nag-presentation si Patrick T. Talaga? Sino yung mga audience? Bakit yung controller ang nagpo-presentation? MC nga si kaibigan natin si Jerry Sibille. Si Jerry. Ayaw, ang MC, taga-water ano rin. So, taga-kanila rin yung audience. Wala kasing... Pero yung nagpo-presentation. Anyway, saan tayo mapunta? Okay, banggitin mo, gusto mong pag-usapan, paring Conrad, yung ano, yung mga balikbayan box? Marami tayong tagapag-subaybay Marami ho nabitin na balikbayan boxes. Ang dami, ilang container ba na ano? Ganito ha. Okay. Ano nangyari? Bakit nabinbin? Hindi lang yun. Yung mga ibang mga balikbayan, yung mga express, yung mga express, yung mga may-ari ng mga delivery, inabandon. Ito lang galing sa South Asia. Yung mga nagloko. Ay, ito lang suggestion ko maari. Ayusin nyo na mabuti bago nyo i-deliver ha. Baka mamaya maging remulya kayo. Ay! Pagkain tanggap na tanggap. Saan po siya? Sinabi ngayon sa Jerry, i-deliver na sa madali, ano, sa lalong madaling panahon, no. Ang problema rito, yung mga boxes na 'yan, bound for Visayas. Ang dami ng layo niyan. Northern from Saudi, Dubai, ang dami na. Kung para sa birthday 'yang mga nandiyan. Madali lang. Nakalipas na 'yung birthday. Yung iba. Kasi years na abandoned. Unclaimed daw, 7 buwan na, nasa warehouse ng BOC, dyan sa Manila. Naku, dami nun. Sana walang perishable. Ha? Marami dyan perishable. Chocolate. Chocolate. Na. Cheese. Okay rin. Sarap, sayang naman yun. Sana kung dilatan. So ang may kasalanan dito, yung mga freight forwarder, hindi nagbayad. Kasama yun. Okay. Yung mga freight forwarders. Yung iba, yung mga forwarders hindi binayaran yung customs duties. Kinolekta nila doon. Tapos pagdating dito, walang bayad. Naka-hold. Kaya minsan kailangan may tiwala ka doon sa iyong ano. Ako, lagi ang pag nagpapadala ko. Reliable. Lagi UMAC ang pinipili ko. Magaling yun. UMAC. Kasi totoong ano yan. Okay. So there you go. Mga OFW pa man. Magkakaroon daw ho ng Manila Fashion Exhibit sa South Korea. Manila Fashion Festival. Sino kasali? Congratulations. Sa October 26 to 29, South Korea. Hindi naman fashionable na mga South Koreans. Oo, very much. Maganda yung mga designs nila. Fashionable na sila. Maski sa cosmetics. Magaling sila sa cosmetics. Sana this results in yung pagbibili nila ng mga damit dito sa atin. Ang exhibition daw ho dyan sa Samcheong Dong. Popular daw yan na sa lifestyle spot sa Seoul. Ganyan na sa'yo. Okay. Sa inyo na. At least may ginagawa pala yung paborito mong taga DTI. Ayan, meron tayong fashion exhibition. Fashion exhibit. Ang problema, meron ba tayong... Fashion industry.
Ayun! Nag-exhibit ka nga. Pag ano ngayon ang bumunta nun? Mga business yan. May business ba? Mga designer natin, mahusay. Okay. Pero susunod ang kuha ng materials. Pati yung mga mananahin natin, magagaling. Puro imported din ang materials. Exactly. Yan. Pag-usapan natin yung may alam. Well, next week, pag-usapan natin, meron tayong ito. Ano dyan. Yung designs lang. Design. Designs. We need to have our own textile industry. Yes. We have to make local sources available. Nawawala na nga yung mga abel, kung ano-ano, yung mga local. Yung mga inabel, imported din yung thread. Eh. Grabe. Galing din sa China. Sayang. So even if local yung artisans, local yung craftsmanship. Ang walang aim lang daw dito, makita ng mga international garments, makita yung design at saka yung craftsmanship. Eh baka ma-encourage order sa atin. Get your foot into the door. Alam mo yun ang kanilang, pwede yun. Pwede. I can accept that. Ang problema nun, pag nag-order na, kailangan ko na, yun na. Wala na. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Karamwala nitong araw na to, tsaka nitong buong linggo. Antabayanan, susunod na programa, Servisyong Bayan ni Tatay Rani Ludovica at Miss Lady I, on behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.